Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Habi ni Daddy. Merry Christmas po sa lahat ng kahabi natin. Ngayon po ang pag-uusapan nating topic ay yung request ng iba sa inyo noon pa, no? Na magkaroon tayo ng comparison sa pagitan ng opaline at dilute opaline, no? Yung dalawang klase po ng mutation na yan. Yung opaline lang, saka yung opaline na dilute din, no? Noon nagre-request kayo, siyempre wala pa tayo ng tatlong sample ng kulay. Kailangan kasi natin dyan ay green series, far blue, saka blue series. Ngayon meron na tayo dyan, nakapagtabi tayo. Dati kasi dispose tayo ng dispose . Ngayon nag-iipon tayo ng mga ibon para sa mga request nyo, mapagbigyan natin, mapakita natin yung comparison sa pagitan ng dalawang mutation na yun, dalawang magkaibang mutation ng ibon, yung opaline saka dilute opaline sa tatlong magkakaibang kulay, yung blue series, green series at saka far blue. Yan, meron na tayo dyan. Hiniwalay ko sila para mapakita sa inyo yung pagkakaiba nila at iisa-isa hindi natin, no? Hawakan natin isa-isa para mas makita nyo po at magamit yung impormasyon nang sa ganon ay makatulong tayo sa mga kahabi natin sa pag-ID, pagbe-verify ng mutation ng ibon at pag-acquire ninyo, meron kayong pattern na pwedeng sundan. Okay, silipin natin yung i-compare natin mga ibon doon sa loob ng ating ibonan. Medyo okay ang ano natin, wala masyadong nagpapatugtog ng audio. Kaya tumingit na ako ng vlog. Ito yung ibon na i-compare natin. Anim po yan. Dalawang blue series, dalawang green series, saka dalawang far blue. No, malalaman po natin ngayon yung pagkakaiba nila, no? Sa itsura pa lang at saka sa karakteristik. Sa dalawang mutation na pag-uusapan natin, yung opaline po ay sex-linked mutation. Balikan nyo po yung ating vlog tungkol sa sex-linked mutation. Na-explain na po natin para maintindihan nyo po. Samantalang yung ating dilute mutation ay recessive mutation po yan. Balikan nyo rin po yung vlog natin tungkol sa recessive mutation para mas maintindihan nyo po yung topic natin. At kung magpa-project kayo, magkaroon kayo ng solid na reference information para hindi po kayo maligaw sa pagpa-project nung ibon na nais ninyong i-produce. Okay, tingnan po natin yung simulan natin sa opaline green series. Ayan, tingnan po natin yung green series, isusum natin. Ayan, ito po yung green series na opaline normal, hindi po siya dilute. Kita nyo po, madiin yung pagka-green, dark yung pakpak. Samantalang yung green series dilute, ito po siya. Ayan o, pagka pinagtabi natin, ayan, nagtabi. Ayan, naghiwalay ulit. Yun. Ayan, yung pagkakaiba nila. Dilute po yung medyo madilaw. Bakit siya dumilaw? Kasi po, yung melanin reduction po kasi ang dilute. Kaya po, medyo nag-fade yung pagka-green niya. No, medyo nagkaroon, parang naging yellow-green ang kulay. Ang pakpak niya, hindi rin dark. Nakamukha nung sa green series na opaline. No? Hindi siya dark. Hindi siya maitim. Light, ano siya? Pule gray. Ayan po, gray. Yung pakpak niya. Okay? So mamaya, hawakan natin isa-isa. Tapos, ipagbabanggain natin yung bawat mutation. Then, lipat tayo sa blue series, yung violet. Yan nga, sa taas po na yan ay violet opaline. Hindi siya dilute. Yan. Dark ang kulay. Madiin yung pagka-violet. Samantalang ito, violet dilute opaline, medyo nag-light. Parang naging blue na lang yung kulay niya. Ganun din, yung pakpak niya hindi dark, kulay gray. So, yan po yung kaagad ninyong makikita
na pagkakaiba ng ibon na dilute sa hindi dilute. And sa parblue naman, ito yung parblue na hindi dilute. Ayan. Ito naman yung parblue dilute. Ayan. Okay? The same din, naglalight yung kulay ng ibon. Tapos yung pakpak niya naglalight din, naging gray. No? Yung opaline na normal, dark yung mga light feathers. Samantalang yung mga dilute natin, light. No? Kulay gray yung feathers nila, yung flight feathers. So yan po yung pagkakaiba na malinaw natin makikita sa dilute mutation at sa hindi dilute na mga opaline. No, ang gaganda, no? Pero di hamak na maganda yung mga dilute mutation. No, maraming ang nagkaroon ng interest dyan, lalo na nagkaroon ng export. No, ang ganda kasi ng kulay nila. Ayan, no? Ang ganda tingnan. Pero kung sama-sama sila, mas magandang tingnan kung variety yung ibon mo. Meron kang hindi dilute, meron ka rin dilute. Sa blue series, namatay kasi yung isang blue series natin na gagawin nating sample, yung opaline blue. Kaya violet yung naging sample natin. Sa blue, halos ganyan din, medyo light lang ng konti. No? Kasi namatay yung opaline dilute blue natin. Kaya nawala yung sample natin. At least dito makikita nyo pa rin naman sa violet. No? Sa violet mutation, halos ganyan din sa blue. Mas light, siyempre blue lang din yung kulay. No? Mas light ang kulay niya dyan. Meron tayong previous video tungkol sa dilute mutation. Doon natin na-feature yung blue na dilute opaline. Kaso nawala ngayon, na patay ng kaparis eh. Kaya wala tayong comparison ngayon. Pero pwede nyo balikan yung vlog na yon para makita nyo naman yung kulay ng blue opaline dilute. So yan mga kahabi, yung comparison natin, isa-isahin natin. Kunin natin isa-isa tapos pangbanggain natin yung comparison nila. Okay, ito yung side-by-side comparison ng dalawang mutation. Sa kaliwa lagi yung opaline lang. Nasa kanan naman lagi yung opaline dilute. Yan. Pagbata pa yung ibon ng dilute, mas dark yung paa nila. Pati kuko dark. Pero pagka nagmamature na siya, naglalight na rin yung kulay ng paa at kuko. Yan. So yan yung comparison ng opaline at opaline dilute. Napakita natin yung pagkakaiba ng dalawang uri ng ibon, opaline versus dilute opaline. Sana po ay naibigan nyo itong ating informative vlog na isinira sa inyo. Kung naibigan nyo po, pakishare nyo rin po at pakipusuan at ilike yung ating video. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe at sa ating YouTube channel at mag-follow po kayo sa ating Facebook page. Kasi nalalapit na po yung ating raffle, no? Yung iba dito, mga kapatid, itong ibon na to, pamimigay natin doon sa raffle. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.